Ngayon yung maga mga kapuso, makakapalayan po natin live sa Ms. Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa PAGASA. Good morning po, Ms. Ana. Magandang umaga, Sir Adjo. Ganda po sa ating mga taga-subaybay. Ms. Ana, may binabantayan pa ba tayong sama ng panon o bagyo sa loob o labas ng Philippine Air Responsibility? Sa kasalukuyan po ay yung bagyo po na may international name na Maria ay patuloy hong kumikilos palayo na ating area of responsibility. So ito po ay walang direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa at wala rin po ito o wala na itong tsansa na pumasok pa sa ating area of responsibility. At bukod po dito, wala na ho tayong minomonitor ngayon na panibagong low pressure area o bagyo na posible po makaapekto sa ating bansa. Ito naman po, para update sa darating na weekend, magiging maulan po ba? At ano-anong lugar po ang maaaring ulanin? Over the weekend po, asahan pa rin natin na makakaranas ng makulimlim na panahon at may kasama pa rin po mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan. Itong bahagi po na Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ito pa rin po ay epekto o dala ng habagat. Pero yun nga po, dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi na ating kapuluan dahil din sa southwest monsoon at sa mga localized thunderstorm, posible po tayo makaranas ng mga pag-ulan sa hapon, gabi, pati na rin po sa umaga. Pero sa tanghali, hanggang sa weekend po, magpapatuloy na magiging maaliwalas po yung panahon natin. Mapapaaga po ba o maantala ang pagdating ng La Nina ngayong taon? Pagdating naman po sa La Nina po, no, monitoring po tayo dyan dahil mataas nga po ang tsansa na magsimula po yung La Nina ngayong August, September, October po na quarter po natin. No. So yan po ay mataas po yung tsansa na mag-start po siya. So nakikita natin na mukhang sa monitoring po natin, mataas po ang tsansa na this August, September, October na season po natin ay mag-start po yung La Nina. Magandang umaga at maraming salamat po, Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa PAGASA. Salamat po, magandang umaga. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.